Ganito nga yung ginagawa namin pagpapapasok dyan, mga kalapatidis. Daan-daan lang. Puno yung landing board. Kabume! Welcome back, mga kalapatids. Ito nga yung kalagayan ng aming mga flyer. So pagkagaling sa band assignment sa PHA. So, sa ngayon nga, inoobserbahan namin sila. Siguro halos mga 2 linggo na namin silang hindi pinaparonda, mga kalapatids. Kasi nga, inoobserbahan namin sila. Kapag nga kasi galing sa photo recording at band assignment, dun nga nagkakaroon ng adeno. So sa ngayon, ito yung kondisyon nila, mga kalapatids. Meron akong nakitang mga ilan na sumusuka, pero hindi naman tumatamlay. Ayan yung kondisyon nila, oh, malilikot. Kasi pagka may adeno yan, mga kalapatids, lahat yan matatamlay. Ngayon, magagaslaw sila. Ayan, oh, bumabara ako pa to. Pero hindi pa rin kami nagkukumpiyansa, mga kalapatids. Kaya hindi muna kami nagpapakawala. Kaya nga ang gagawin ko, mga kalapatids. Eh, kinakapa ko na yung butchi nila bago magpakain. Dapat tunaw lahat ng kinain nila kahapon. Pagka merong hindi natunawan dito, ibig sabihin may problema. So yun, isa-isa ko nga ang kinakapa yung butchi nila. Ayan, dapat tunaw na tunaw. Wala kang makakapang ano dyan, patuka. Ayan. Lalaki ng katawan nila. Maganda yung katawan nila. Dahil yan sa kalapatids breeder mix. Ano, bumubuo yung katawan nito. So, hindi ko na nga ipapakita isa-isa, mga kalapatids, kasi nga ang dami nito. Okay naman sila lahat, mga kalapatids. Wala akong nakapang hindi natutunawan. So lahat maganda yung panunaw nila. Wala namang matamlay. Lahat sila active. So, subukan natin silang parondahin, mga kalapatids. Time check 8:16 AM. So, bali ngayon lang kami magpaparonda ng umaga. Kasi nga, madalas na paronda namin sa kanila eh 1:30 ng tanghali. So, kasi nga, galing sila sa 2 linggong pahinga. Hindi pwedeng biglain ng palipad. Binago namin yung pagpapalipad. Umaga muna. Tignan natin kung lilipad sila ng maganda. Yan, galing nga sa ano yan. 2 weeks na pahinga. Yan, labasan na. Yun, sumama na. Yan, may tatlong ano, nagpapaiwan na ito. Ayun, marami, ayun. Yan, taas na. So, habang rumoronda, yung mga kalapate namin, ini-spray namin yan ng multicide. Yung flooring nga nila. Ayan, oh. Produkto yan ng Vet Health Campion para ligtas sa mikrobyo at virus. Ayan, naka-multiside yan, mga kalapatids. So pagka gusto nyo umorder ng multiside, PM nyo si John Michael Silmar at yung FB page ng Campion for Pigeon. Bukod sa pie spray, mga kalapatids, meron din kaming multiside dito sa tapakan. Ayan o, Campion. Dito sila tatapak para mamatay. Kung meron man silang dalang mikrobyo o virus sa chinelas, mapapatay ng multicide. So, bago nga kami magpakain, check muna natin yung mga ibon dito sa colony. Bigla nga dumami. Ayan, oh. Dito nga muna namin nilagay yung mga stock bird namin, yung mga binirid ko sa baba. Ayan, dito ko na nilagay para makalipad-lipad o makapagaspas sila. Tapos itong magandang brown na to, mga kalapatid, sabangan nyo, baka iparapol namin to sa seminar ng Campion. Ah, ganda niya, no? Libreng seminar yon, mga kalapatid. Tapos pwede pa kayo manalo ng kalapate. Ano ba? Sa ano yan? Lipa, Batangas. Mukhang balak mo pang pumunta. Mukhang makikiago ka pa sa raffle, ah. So yun, mga kalapatid, ito na yung update dito sa aming colony. Magpapatuka nga muna kami, mga kalapatids. Siyempre, yung patuka natin dyan, walang iba kundi ang kalapatids. Breeder mix by Ronald Gonzales. Yan, gustong-gusto nila yan. Siyempre, kalapatids breeder mix yan. Ito na nga yung anak ng magnanay na Banlun. Yan, red bar yan. Isa lang na sinubuan yan.
So, siyempre, yung tubig nila, di mawawala yung Eurolibo. Pampalakas ng atay. Liver tonic nga to, mga kalapatid. Natural ang Eurolibo, pati yung rest power. So, nga yung ginagawa natin dyan, para sa lahat yan. Siyempre, pag malakas yung atay, malakas lahat ng laman loob ng ating mga alagang kalapati. Saka natin papainom yan. Ayan, no? Sanay na sa Eurolibo yan. No? So yun, mga kalapatid, sandali lang sila rumonda. Ito na kagad sila. Time check, 8:40. Ngayon lang naparonda, kaya ganyan. Ito yung iba, rekta sa landing board. Yung pa iba, lumilipad. So kailangan nga, mapapasok ka agad to, mga kalapatid. Hindi pwedeng tumambay dito kasi nga, may mga naggagalang pusa. So nadalihan na kami ng isa. Nakainan na kami ng pusa. Kaya hindi pwedeng pabayaan to dito. Ito pa, lumilipad pa yung iba. So, nagbabaan nga kagad, mga kalapatid, kasi 2 weeks silang hindi nakaronda. Unti-unti natin yan hanggang sa lumakas ulit sila sa lipad. So dito na nga sila nagdadapuan. Iba dito na sa landing board. So yun, pagpapahingayin lang natin ng konti. Kasi nga, mga pagod sa ronda yan, baka mabigla pagka inistiko tapos biglang lilipad. Tatanggalin lang muna natin yung hingal nila, mga kalapatid, saka natin sila iistikin para pumasok. Yan, medyo hayaan muna natin sila dyan maglaro-laro para ma-enjoy nila yung kapaligiran. Kasi nga, ngayon lang sila nakalabas, mga kalapatid. 2 weeks na nakakulong lang sila. Kasi nga, dinala namin sila sa PHA. Galing sa ronda, tingin ko, ayos naman sila. Yan, walang nagsusuka. Pag may nagsuka dyan, mga kalapatid, ibig sabihin, may problema. Oh, sa ngayon, maayos naman. Maliban lang dun sa medyo hiningal sila. Kasi nga, unang paronda sa kanila ngayon. So far, maganda yung kanilang kondisyon. Ayan, oh, bumabara ako pa yung isa. Mahirap pagka galing sa ronda tapos tulala. Yun yung nakakatakot. Pero kung ganyan, malilikot sila, nagbabarakuhan, okay yan. So yun naman, nagliparan ulit. Eh, sinasabi ko, pag nabulabog yan. Oh, liparan ulit. Medyo may gulat nga sila ngayon, mga kalapatids. Kasi nga, ngayon lang ulit sila napalabas o napalipad. So yun, may ikot pa rin, mga kalapatids. Na ano, nagulat. Medyo takot pa kasi nga, 2 weeks na hindi pinakawalan yan. Bago, no? Ayan, medyo na nibago sa mukha. tinatanong ni JJB kayo, bakit daw ano, natakot? Baka ito yung dahilan. Ayan na. Pag nagbabaan na lahat, saka natin iistikin para magsipasok. Para mapakain na natin sila, mga kalapatids. Subukan natin papasukin, mga kalapatids. Ganito nga yung ginagawa namin pagpapapasok dyan, mga kalapatids. Dami! Daan-daan lang. Puno yung landing board. Ayun, matigas sa ulo, pumunta sa kabila. Hindi kasya. Dali, ito muna yung papapasukin ko. Hindi sila kasya. Nabibilao ka yung ano, yung trapdoor. Hindi nga namin kaya papasukin sabay-sabay lahat, mga kalapatids, by batch. Grupo-grupo ang pagpapapasok. Dali, may technique dyan, ayan o. Pasok-pasok. So, daan-daan nga yung pag-i-stick na ginagawa namin dyan, mga kalapatids, kasi may tendency na magugulat sila. Ayun, ganun. May technique dyan. Ito, malamang magro-rondahan ulit to. Itong mga nagpupuntahan dito, hindi pa pagod to, kaya ganito. So yun, sabi na, ro-ronda pa eh. Babaan na yung mga nagliparan kanina, mga kalapatid. Susubukan natin papasukin to. Medyo matitigas ang ulo nito. Nalagyan natin ang patuka dun sa may trapdoor.
Ate, kung mapapasok natin to lahat. Pasok, pasok. Pasok. Pasok, pasok. Palak muna natin to. Oh, hindi nga sila kasya dito sa bunganga ng ano, trapdoor. Kaya yung iba hindi napapapasok agad. Pasok, pasok. Yan na lang to. Pasok, pasok, pasok. So halos napapasok na nga namin sila lahat, mga kalapatids. Meron na lang pito na nandun sa kabila. Hindi ko may stick. So papakainin na natin sila. Siyempre, yung ibibigay natin dyan, walang iba kung hindi ang kalapatids. Breeder mix by Ronald Gonzalez. Yan. Hindi na nga namin hintay yung mga nasa labas, mga kalapatids. Pinakain ko na itong marami. Pagkatapos nga kumain yan, bibigyan namin yan ng Euro Libo doon sa tubig nila. Dito ko natatapusin ang video ko para sa araw na to. Please like, share, comment, subscribe. Keep safe. God bless. Ingat, mga kalapatids.